Hello guys. Hello. Thank you for watching. Nandito po tayo ngayon sa toilet kung saan po nag-linimis po ng exhaust fan at saka window. So una-una po sa lahat sa mga baguhan dito sa Hong Kong, baka hindi nyo pa po alam na bawal po tayong maglinis ng bintana na ilalabas po, nalalabas po tayo. Kagaya ng ilalabas po natin yung katawan natin dito sa grills, bawal po tayo nun. Bawal po natin gagawin yan. So, lalo na po pag walang mga grills yung mga bahay. So, dapat maingat po tayo na bawal po talaga. Una-una, kasi marami na po talaga yung case na nangyayari dito na kapag naglilinis sila ng bintana, nahuhulog po. So, ano po mangyayari? So, uwi tayo ng Pinas na wala na pong buhay. So, ngayon, pinagbabawal na talaga ng konsulada na huwag po tayong maglinis ng bintana na hindi tayo secured o lalabas tayo dito sa labas ng bintana. Lalo na po sa may mga terrace na wala. Kasi pag terrace kasi wala kasi mga ganito. Mostly yung iba mga bahay kahit yung 100, nasa 50 floor above yan. Yung iba wala talaga mga grills. Kumbaga half body lang. So pag pinalinis po tayo ng amo natin na sa labas ng terrace, yung lilinis natin, o sa labas na salamin, ang lilinis, huwag na huwag po natin gagawin yan hanggat hindi po tayo secured. Bawal na bawal po yan natin gagawin. So, kaya ito, okay lang siya kasi nandito lang naman ako sa loob. Tsaka, alam ko naman na safe tayo. So, ito lang, inaabot lang po natin ang kamay natin. Yung pwede nating abutin. Kasi pangit din naman siya na pag hindi siya malinis, kasi kaya naman natin at saka nandito naman tayo sa loob. So, kailangan rin natin itong linisan, lalo na ito. So, nandito tayo sa loob. Yung kaya okay lang. Pero pag yung sa mga window na malalaki, na walang grills, at alam natin na hindi tayo secured, so, wag na wag po natin gagawin yan. Yan po ang mga pinagbabawal na una ng mga konsulada sa mga helper na gagawa o maglilinis ng bahay, ng bintana, sa labas po sila ng bintana or sa tiris po. Kasi marami na pong mangyayari dito na namamatay kasi gawa nga ang nahulog sa bintana, gawa ng paglinis ng bintana. So yan po yung mga isa po sa mga pinag-anuhan natin. Iniingatan natin na sana naman ay hindi tayo magkasing tulad ng iba na mga nangyayari na nahuhulog gawa ng paglinis dito. So, alam natin, safe naman tayo. Iyan ang naman kasi maliit lang naman tong ano na to, tong bintana na to. Yan po yung aming mga trabaho dito. Alam niyo, ang dali-dali lang ano. Kasi, wow, nasa abroad sila. Ang dali-dali lang ng trabaho siguro nila nito. Hindi nyo alam kung mahirap po ang trabaho sa Pilipinas. Mas mahirap po ang trabaho namin dito. Kasi, una, mayroon kang amo. Lalo na kapag mahigpit po yung amo mo, masilan, mahirap po yung ganun.
Kasi mayroon talagang mga amo na maselan talaga pagdating sa paglilinis ng mga bahay. Masilan talaga. Mahirap talaga pagkisamahan pag mga ganyan. So ito naman, itong amo ko naman, hindi naman ganun ka, sila ganun kaselan. At least, okay naman. Happy naman ako na nakakasama ko sila. Pero pag sa iba, mahirap po talaga. After nyo maglinis, pagdating nyo ng bahay, magaganyan yan. Magpipiano yan. Tinitingnan talaga nila kung naglilinis ka o wala. Lalo na kapag walang mga kamera yung bahay nyo. Bahay nila. So, magpipiano talaga yan. So, meron talagang mga Chinese na mga ganyan. Meron talagang mga employer na ganyan. So, hindi po ganun kadali. So, ayan. Pagkatapos nito, guys. Pagkatapos ko nitong linisin dito, marami pa po akong gagawin. Kasi ngayon, nakakapag-video lang ako kasi gawa. Wala sila, nasa vacation sila ngayon. Hindi naman po pwede na pagdating nila, kung ano yung inalisan nila, ganun din yung babalikan nila. Hindi naman po pwede yung ganun. So, kailangan ko rin ayusin yung bahay nila, linisin lahat ng buong sulok ng bahay nila para pagdating nila malinis po lahat. So, ganun po ako. Hindi po ako, ay matutulog ako kasi wala yung amo ko. Hindi po ako ganun. Gusto ko rin, pag alis nila, hindi maayos yung bahay. Pagdating nila, at least, malinis na. Kasi pagdating niya nila, lahat na mga gamit, kailangan ko po po yung isanitize. Lahat po yan. Lahat po yan is lalaban ko lahat. Tsaka yung mga hindi pwedeng laban, sasanitize ko talaga yan. So, habang wala sila, ito yung ginagawa ko. Buong sulok ng bahay, kailangan malinis ko talaga siya. So, dyan lang muna tayo, guys. Yan lang po ang aking ma-share sa inyo. Na mahigpit po na pinagbabawal ng konsulada or ng Philippine Consulate ang paglilinis natin ng bintana sa mga helper po dito na hindi po tayo safe. Na lumabas tayo. Basta, paglilinis ng bintana na alam mong hindi ka safe, huwag nyo po yung gawin. So, bawal na bawal po yan sa ngayon. Pag inutusan kayo ng employer nyo na, linisin mo yung bintana. So, kung alam mo hindi ka safe, huwag mo yung gawin. Kailangan mo makipag-away sa employer mo. Makipag-away ka kasi alam nila na bawal po yan na dapat gawin ng mga helper. So, hanggang-dyan lang po tayo muna. So, bye-bye-bye. Salamat po sa pagpapanood. Sana makatulong din po yung mga tips ko sa inyo na kung ano po yung bawal dito. Salamat po, guys. Bye-bye.